Okay, thank you. Ma, pwede nito kayo, please. Kasi kung nag-uusap tayo mga kaya, pwede, is, pwede ba ako na nabakan na yung mga chairs? Oo. Kasi parang din na dito. Ma, hindi kayo. Pwede ba siya ako? Okay, magsisimula lahat po sa paniniwala. Okay, pero bago yun, kahit naniniwala ka na, ito naglalaro sa isip natin. Okay? Fear. Takot. Okay? Takot. Okay? Bakit nakakatakot? Nakakatakot po ang isang bagay kapag first time mong gagawin. Nung unang araw mo sa eskwela, nung bata ka, takot na takot ka. Ayaw mong magpaiwan. Nakakapit ka pa sa palda ng nanay mo. Pero, paglipas ng mga ilang araw, kampante ka na, komportable ka na, may kalaro ka na, may kakilala ka na. Tinatawag ka ng nanay mo, uwi na, ayaw mo pang umuwi. Mama, mama, may kalaro pa ako eh. Nawala na yung takot. Na-over ka mo na. Unang araw mo sa trabaho, nag-a-apply ka pa lang, interview pa lang, natatakot ka na. Bakit ka natatakot sa interview? Kasi hindi mo alam kung natatanggap ka o hindi. Hindi mo alam kung ano itatanong o ano isasagot mo. Nung pumasa ka sa interview, magsisimula ka na ng trabaho, kinakabahan ka na naman, natatakot ka na naman. Ano kinakatakot mo? Kasi bago ka. Pwedeng pagkaisan, baka magkamali ka sa trabaho. Maraming ka ba bago magsimula ng trabaho? Pero pag nagtatrabaho ka na, may kaibigan ka na, komportable ka na, bandang muli, ikaw na yung nambubuli, ikaw na yung nangaasar. Kasi na-overcome mo na yung fear. Okay? Lahat ng bagay na first time sa buhay mo, nakakatakot. Yung first time mo mag-aral sa college, ganun din. May takot. Kaya guys, kung nakakaramdam ka ng takot, bago simulan itong negosyo to, normal po yan. Ang hindi normal, yung hindi mo ma-overcome yung takot. I-overcome mo lang yung takot. Ang ibig sabihin ng fear, false expectation appearing real. So, nasa illusion mo lang yan. So, hindi yan dapat pinananatili. Huwag mong panatilihin ang takot sa puso at isipan mo. Okay? May second emotion lang po tayo, guys. Okay. Tanggalin mo ang takot. Umpisa pa lang, tanggalin mo na yan. Kasi pag ikaw natakot, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Okay? So pa, ano pa ang takot natin? Okay? Ano ba yung takot natin? Fear of rejection. Fear of rejection. Alam mo, kanina, mayroon akong kausap. Nag-join siya kanina. Nag-activate siya kanina. Pero, ang lagi niyang tanong, paano kung wala akong ma-invite? Paano kung hindi ko magawa yan? Lahat na lang ng negative na entertain ng isip niya. Pero, sinabihan ko lang naman siya na, kung mag-negosyo ka, kung i-entertain mo lahat ng mga negative, walang positive na magiging resulta yan. Sa rejection, normal po may rejection. At lagi ko sinasabi, rejection normal. Kasi,
Ang negosyong to, hindi para sa lahat. Tandaan mo, hindi ito para sa lahat. Bawat tao, may kanya-kanyang desisyon. Okay? So, kung mag-i-invest ka, asahan mo na yan. Example, ang isang magbabalot. Ang isang magbabalot, guys, lagi pong nare-reject yan. Okay? Nagtitinda ng balot. Sisigayan. Balot! Balot! Sa isang kalsada, pag walang bumili, iiyak ba yan? Siyempre hindi, di ba? Tutuloy lang yung magbabalot. Sisigaw na naman yan ang balot. Doon na naman sa kabilang street na naman yan pupunta. Bawat street, dadaanan yan. Sisigaw lang yan. Hindi yan ihinto pag hindi mo tinawag. So, naka-mindset yung magbabalot na ang rejection ay normal. Kaya ka lang nasasaktan. Kaya ka lang nahihirapan. Kasi hindi mo tinatanggap na rejection ay normal. Okay, isipin mo, normal lang yan. Parang magbabalot lang yan. Sumisigaw, pero hindi lahat bumibili. Crowdwind! Crowdwind! Crowdwind kayo dyan! Hindi lahat tutugon sa sigaw mo. Yung iba dyan, aasarin ka lang. Yung iba dyan, pagtatawanan ka lang. Yung iba dyan, dead man ka, sisinsong ka. Yung iba dyan, sasabihin, scammer ka. Yung iba dyan, sasabihin, mauna ka na, pag mayaman ka na, balitan mo na lang ako. Yung iba dyan, pag kumikita ka na, sige, sasali ako. So, huwag kayong mag-alala. Kasi, kahit maraming rejection, meron at merong sasali sa'yo. Tandaan mo yan. Numbers game lang to. Numbers game. Kung gusto mong maka-invite, kung gusto mong makapagpasali ng apat, huwag kang mag-i-invite ng apat. Kasi pag apat in-invite mo at nireject ka ng apat, edi wala na. Zero ka. Kaya kung gusto mong magkaroon ng invite na apat, kailangan mag-invite ka ng 50 hanggang 100. Ang dami naman. Para sigurado. Diba? Wala naman bayad mag-invite. Kaya ka lang nahihirapan. Pag nare-reject ka, alam mo kung bakit? Kaya ka nahihirapan pag nare-reject. Kasi, pinipilit mong sumali yung ayaw. Huwag mong pipilitin. Pag ayaw, ayaw. Aalukin kita ngayon. Kape. Sir, kape gusto mo? Kape. 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 Ayoko. Kape. Gusto mo? Ayoko. Kape. Gusto mo? Ayoko. Ikaw, kape, gusto ko. Yung iba, gusto kape. Yung iba, gusto soft drinks. Yung iba, gusto juice. So, dapat irespeto mo yun. Okay? So, isa pa. Pag na-reject ka ng best friend mo, huwag kang magagalit. Pambira naman pare, oh. Paano pa yung pinagsamahan natin? Tapos hindi mo ko sasamahan dito sa crowd one. Pambira ka, magsulan na tayo ng kandila, pare. Hindi tamang reaction yun. Alam mo kung bakit? Ikaw ang nag-o-offer ng business. Hindi ikaw ang humihingi ng pabor. Pag ganun ang mga approach mo, ang iisipin ng ini-invite mo, ikaw ang makikinabang. Ikaw lamang ang kikita. Ang iniisip niya, pagkakakitaan mo lang siya. Kasi, very eager ka. At ang kulit-kulit mo, napasalihin siya. At may mga words ka pa na, wala kang pakisama. Pare, ayaw mo sumali. So, tanggalin yun. Okay? Kahit na best friend mo yan, kahit kapatid mo pa yan. Kasi, ako po, wala akong kapatid ko ang sumali dito. Hanggang ngayon, tingnan nyo sa Zoom meeting na to. Maghanap kayong kapatid ko. Wala.
Meron ako sinali. Sinali ko sila lahat. Binayaran ko. Pero wala akong gumagalaw. May gumalaw saglit lang. Tapos wala na. Hindi na tumuloy. So, kapatid ko na yun. May resulta na ako. So, normal talaga. Okay? Tandaan nyo, rejection is normal. Yan yung takot na tinakatakutan mo. Tanggalin mo yung rejection fear mo. Fear of rejection. Ano pa yung takot na nangyibabaw sa'yo? Fear of failure. Fear of failure. Natatakot ka mag-fail. Bakit ka natatakot? E buong buhay natin, failure na tayo. Tandaan mo. Failure. Bakit naging failure? Diba? Kung hanggang ngayon, feeling mo, hindi mo pa nakukuha pangarap mo, ang feeling mo, failure ka. Tama? Tapos yung mga ginagawa mo sa araw-araw, wala ka ipon. Araw-araw mo pa sa trabaho, pero wala ka ipon. Feeling mo, failure ka. Okay? So, yung failure na yan, lesson yan. Lesson. Bawat failure sa buhay mo ay lesson. Hindi yung tunay na kabiguan talaga. So, pagka ikaw ay nag-fail sa isang bagay, isipin mo kung bakit ka nag-fail. Isipin mo kung paano may i-correct lahat ng mga mali. Okay? So, huwag kang matakot mag-fail. Kasi kahit libo-libo ka mag-fail, bumangon ka lang ng bumangon. Okay? Bumangon ka. Hindi binibilang yung dami ng failure mo. Ang binibilang dito kung gano'ng kakaraming beses tumayo mula sa pagkakadapa. Example lang ko lang po kayo. Mula nung bata pa lang po ako, pag-graduate ko ng high school, nagtrabaho po ako sa McDonald's. Tapos po, nakita ko na po yung negosyong network marketing. Okay? Sa dating kumpanya, batang-bata po ako. Anim na taon ko pong ginawa yun. Die hard po ako dun. Pero hindi po ako yung maman. Masasabi kong failure ako dun. Doon, nag-jump ako sa isang company, sinubukan ko na naman. Hindi na naman ako umaman. Failure pa rin na matatawag yun. Hindi ko na po mabilang. Lampas 10 na po yata ang napasukan ko. Kaya nung ini-invite ako dito, sabi ko, hindi ko na kaya yan. Wala na akong power dyan. Suko na ako dyan. Hindi para sa akin yan. Kaya lang, inisip ko na lang, kung hindi ako magsusubok ulit, saan ako pupunta? Alam ko, sa network marketing business, maraming yung mayaman. Kaya sabi ko, once and for all, huli na to, last na to, huling baraha ko na to. Kahit ilang beses ako nag-fail, itatry ko pa rin to. Habang may buhay, may pag-asa. Okay? So, lahat ng mga pagkakamali ko sa mga nagdaan na failure ko, inisip ko na lahat yun. Ginawa kong aral at lahat yun, binago ko na. Pinalitan ko ng tama. So, ibig sabihin, ang failure ay hindi yun basta failure lang. May lesson dyan. Okay? Huwag kang matakot mag-fail. Okay? Sunod, fear of failure. Ito pa. Fear of unknown. Hindi mo alam yan. Natatakot ka. Ako. Hindi ko kaya yan. Kasi hindi ko alam yan eh. Natural. Bago ka eh. Pag bago ka, hindi mo talaga alam. Okay? Kailangan mong aralin. Huwag mong katakutan na wala akong alam. Hindi ko din yan, pare. Hindi ko kaya yan. Pinangunahan mo na eh. Kung ikaw ngayon, halimbawa, nagtatrabaho ka bilang mananahe. Hindi ka naman dati mananahe eh. Inaral mo lang yan. Okay? Hindi mo rin alam yan eh. Halimbawa, driver ka ngayon.
Dati naman hindi ka marunong mag-drive, di ba? Inaral mo lang yan. Okay, naging hadlang ba sa'yo yung hindi mo alam kaya ayaw mo na sumubok? Hindi. Kahit hindi mo alam, susubukan mo at aaralin mo kasi alam mo yung makikita eh. Meron akong kalala. Nurse po siya, nurse. Meron daw tanggapan ng caregiver sa ibang bansa. Anong ginawa ng nurse? Nag-aral bilang caregiver. Hindi niya alam maging caregiver. Natatakot siya. Pero ano ginawa niya? Para mawala ang takot, natural, mag-aaral siya. At isa pa, kailangan sa requirements, kailangan mag-aral ka. Inaaral niya muna. Basta ang nasa isip lang niya, oo, hindi ko alam yan. Pero kung dyan ako kikita ng pera, aaralin ko yan. Ako, no? So, magandang salita, huwag kang matakot kung hindi mo alam. Lahat ng bagay, pwedeng alamin, pwedeng aralin. Okay? Isa pa, na kinatatakutan ng mga bagong membro kung bakit hindi makausad. Ito, fear of public speaking. Naku po, pagka sumali ba ako dyan, magsasalita ako? Hindi ako marunong magsalita, mahihiyain ako eh. Huwag mong katakutan yan. Lahat ng mga taong naririnig mong nagsasalita sa negosyong ito, nagsimula din po yan sa pagiging mahihiyain. Nagsimula din po yan sa pagiging takot. Nagsimula din po yan sa laging nabubulol, nauutal, nagbablangko. Bakit? Kasi first time. Pag araw-araw mo nang ginagawa yan, napapraktis ka. Pag araw-araw mo nang inaaral yan, pinakikinggan, nakakabisado mo na yan. Pinapractice lang po yan. Okay? Ibig sabihin, huwag mong katatakutan kung hindi ka marunong magsalita. Hindi habang buhay, hindi ka marunong. Susubukan mo lang. Magsimula ka. Pag tinawag ka ng upline mo, pakilala mo ko. Nasa Zoom lang naman tayo. Hindi ka naman nakikita. Gusto mo, tanggalin mo pa yung camera mo para makapag-focus ka. Kung talaga nahihiya ka. Kasi gusto mo lang talaga matutong magsalita. O, doon ka mag-start. Tanggalin mo yung camera mo. Unti-unti. Pagsanay ka na, buksan mo na yung camera mo. Okay? Tatawagin ka ng upline mo, pakilala mo ako. Okay? Unti-unti lang yan. At huwag mo katakutan sa bahay nga. Ikaw nga salita na salita eh. Hindi ka natatakot eh. Yeah? O, huwag mo katakutan yan. Tsaka, marami dito hindi marunong magsalita sa negosyo to. Pero yung mayaman, kumikita ng pera. Okay? Nagiging successful, hindi pa marunong magsalita yan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Meron akong leader. Pangatlong taong naniwala sa akin to. Mapunta na siya sa 500,000. Kasi kahapon tinanong ko siya, kahapon ano makalawa? Magkano ka na ba talaga kinikita mo? Mahigit 400,000 na raw. Kita mo, 400,000 na pala siya. Pero nung nakaraang linggo, nag-presentation kami sa bahay niya. Pinagsasalita ako. Lumabas ng bahay. Asan na siya? Ba't nawala? Sabi ng asawa, lumabas. Sabi mo kasi magsasalita siya eh. Nganap ko pa eh. Tinatawag yung pangalan, wala eh. Bumalik din. Pagbalik, nakita ko yung mata niya at saka yung kilos niya. Alam mo yung hindi mapakali? Sabi ko, magsasalita ka na. Hindi nga pare. Oo naman, hindi ako nabibigo. Bukas na lang. Hindi bukas. Ang tagal mo na sa negosyo to. Ang dami ng kinikita mo. Hindi ka pinin marunong. Hindi ko napag-aralan eh. Nakita mo na? Kumikita na, papunta na sa kalahating milyon. Hindi pa rin marunong. Okay? Hindi lang kasi na-practice. O, gusto mo, practicein mo na ngayon pa lang. Kumikita ka pa lang ng 10,000, 20,000, 100,000. Practicein mo na. Kasi pag dumating yung time na
busy na yung upline mo, at least ready ka. Okay? Sa school nga, di ba, pag tinawag ka, nagsasalita ka? Pag nag-report ka, kaya mo. Bakit? Kasi inaral mo. Mahirap lang ang public speaking pag hindi mo inaaral. Okay, bakit kailangan mo magsalita? Bakit kailangan talaga yan? Kailangan ba talaga yan? Oo. Swerte lang yung mga leader na laging present yung upline. Pero pag hindi present yung upline, kailangan mag-stand up ka na. Face charge. Okay? So be ready. Okay? Okay, matakot dyan. Experience ko, unang-una kong nag-talk sa Jollibee Paso de Blas. Si upline, tinawag ko. Upline, saan ka na? Wala, nasa HQ pa ako. Tatay, kang bata ka, mag-stand pa tayo, upline. Eh, hindi ako makalabas, hindi ako makalabas, may pinagawa sa akin. Ganun ba? Ayun ako may huli. Tatay, kang bata ka. Upline, paano gawin ko? Dalawa lang gagawin mo. I-cancel mo, o ituloy mo. Paano ko tutuloy ito? Hindi ko kaya ito. Ang dami na ito. Yung iba, teacher pa. Maniniwala kaya ito sa akin, wala ko income. Sabihin mo, ako, lahat ng kinita ko, ako ito mo. O di, wala akong choice. Hinin mo lang ko, o diba, nangangatog. Naihip pa ako, sabi ko, ihip mo na ako ha. Mamaya na, guys ha, o diba? Pagbalik ko, start. Banat. O, oh, diba? The following Saturday, ganun na naman, wala na naman siya, nasa Pangasinan na naman. Patay kang bata ka sa Pangasinan na naman. Tuloy! O, oh, di na pag-practice ko na naman. Tapos meron pa kami training, linggo yata yun, linggo. Training. Technical training. Paso de Blas pa rin, Jollibee. Puro leader na yun. Puro downline na yun ang leader ko, puro teacher niya karamihan. Sabi ko, Aplen, saan ka? Hindi raw makakarating. Wala akong choice kundi ako magturo. Ano tuturo ko? Kulang yung kaalaman ko. On the spot, inaral ko. Kung ano lang kaya ko, sige, sasabihin ko. May mga photos po ako niyan. Naipon ko po yung mga photos na yan. So, sige, banat. Okay? So, hanggang sa natuto ng natuto. Okay? Hindi lahat nagsisimula sa magaling. Dadaanan mo yung stage na hindi ka sanay. Dadaanan mo yung stage na nahihirapan ka. Okay? Tanggapin mo na. Darating at darating ka dyan. Okay? Tunod, ano pa yung mga takot natin? Fear of public speaking. Oh. Fear of public opinion. Okay? Opinion ng public. Opinion ng ibang tao. Yun yung kinatatakutan mo. Bakit mo kinatatakutan yung opinion ng ibang tao? Hindi naman sila magpapakain sa'yo. Ay, grabe yun. Si Harold, nag-crowd yan. Download, download, upload, upload. Yak! Yeah. Iyo. Siguro desperado na yan. O. Bakit kailangan mong katakutan yung mga salita niyan? Huwag makatakutan yan. Kung hindi sila ang magbibigay ng pambayad ng bills mo, hindi sila ang magbibigay ng pangarap mo. Pangalawa, hindi nila alam ang ginagawa mo. Malalaman na lang nila na tama yung landas na tinatahak mo pag naging successful ka na. Saka na sila matatauhan. Ay, maganda pala dyan. Ay, kumita ka na pala. Okay? Sa ngayon, normal yan. Mga opinion. Huwag kayong matakot dyan. Okay? Kasi ang Pilipino, laging tabide. Ang Pilipino, gusto laging maganda sinasabi sa kanya. Ayaw niyang masabihan ng mga negatibo. Gusto niya laging, laging siyang magaling, tama. Ayaw niya makarating ng mga kritisismo. Kaya minsan, kahit wala kang pera, itahungutang mo, huwag lang masabi na wala kayong pera. Magbe-birthday ka, magpe-piesta, wala kayong handa. Huwag lang masabi na wala kayong pera kasi ayaw mo matawag na naghihirap. Kaya itahungutang mo yung birthday ng anak mo. Itahungutang mo yung piesta.
Oo yun. Hirap ko na yung magbayad kasi magkano na naman ang sweldo natin bilang empleyado. Paano mababayaran yun? Ilang buwan mababayaran yun? At yung sweldo mo, kapos na eh. Umutang ka pa ng babayarin. Okay? Huwag niyong isipin yung lagi ko sinasabi. Don't look rich. Be rich. O diba? O diba? Bahala na kayong tumagalog. Don't look rich. Be rich. Mamili ka lang. Kung gusto mong magmukhang mayaman o gusto mo talagang yumaman. Marami kasi mukhang mayaman lang. Huwag mo lang aspire na maging mukhang mayaman. Pili ka mo na lang maging mayaman. Okay? Huwag mo isipin yung opinion ng ibang tao. Kung dito ka yayaman, huwag mong pansinin lahat yun. Normal lang yan. Kasi bawat tao, hindi nawawala ng opinion. Mapamaganda, mapapangit ang gawin mo. Lahat yan may opinion. Sala sa init, sala sa lamig. Okay? Huwag yung katagutan yan. O ngayon, pag ginawa mong negosyo to, unang-una mong gagawin, tatanungin mo sarili mo, bakit mo ba talaga to gagawin? Bakit? Ba't mo gagawin itong negosyo to? Kasi pag hindi mo alam kung ano dahilan mo, kung ba't mo gagawin to, nahihirapan ka talaga dito. Pag hindi mo alam kung para kanino mo to ginagawa, bibigay ka dito. Okay, hindi ka tatagal. At hindi ka makakarating. Okay? Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Pagka ikaw ay hindi mo naiintindihan kung para kanino at kung para saan itong gagawin mo. Okay? Yun ang una mong isipin. Para kanino? Para saan? Okay? Ito. Buhayin natin. Buhay natin kung para saan. Dito. Okay, para dito. Dreams. Para sa pangarap mo. Kung natulog na ang pangarap mo, kung nakalimutan mo na yung pangarap, please, buhayin mo. Buhayin mo yan. Hukayin mo yan kung binaon mo na sa lupa yung pangarap mo. Buhayin mo. Hukayin mo. Bakit natin binabaon yung pangarap? Simple lang. Bilang isang empleyado, nangangarap ka pa ba? Eh yung konsenas katapusan, kinakapos ka na nga. Nangangarap ka pa? Ang ginagawa natin bilang isang empleyado, naranasan ko po kasi. Okay? Sweldo na lang, kapos pa. Tapos nangangarap ka. Para naglulokohan tayo. Paano ka mangangarap? Hindi na nga kasi yung pangkain mo, kapos na. Pamasahe mo, kapos na. Bago mag-akise, wala ka ng pamasahe, wala ka ng allowance. Pag sweldo mo, bayad utang ka pa. Bago magkatapusan, bago ka sumweldo, tumbos na yung pera mo na naman. Okay? So, paano ka mangangarap? So, ngayon guys, nakita niyo ang negosyo to. Magsimula ka ulit mangarap. Bakit? Kasi dito, may posibilidad na makuha mo. Okay? Mangarap ka. Ano ba yung mga pangarap mo? Balitan natin. House and lot. Okay? Cars. May pangarap ka ba talaga? Bata pa tong batang to. Bata pa nga. Kaya ka bata eh, di ba? May pangarap ka ba talaga? Oo naman. Ano pangarap mo? Bahay, lupa, tsaka kotse. Ngayon, sa trabaho mo, magkano naiipon mo? Buwan-buwan. Sabi niya, 5,000. O kung putin natin, 5,000. 40 years ka magtatrabaho kasi 20 years old lang daw siya. O, magkano aabutin ng ipon mo 40 years? 2.4 million. O, natupad mo na yung pangarap mo. Oo, pwede na makabili ng bahay, tsaka kotse. Ang tanong, after 40 years, yung ipon na yan, talaga bang naipon ba yan? Tinanong ko, ikaw ba ngayon may ipon? Wala. O asin naipon mo, eh nagastos din kasi kailangan sa bahay. O kasi sinutulong niya sa magulang niya.
So, ibig sabihin, nauubos din yan. Nauubos at nauubos yan. Okay? So, ngayon, kahit mag-ipog ka, kung 5,000 lang yan, matutunaw yan. Kasi kumbaga sa tubig, patak-patak lang yan. Kailangan mo timba-timba. Baldi-baldi. Para makuha mo yung gusto mo. Okay? So, ngayon, kung mag-employ ka, hindi mo makukuha. Okay? Alam na alam natin yan, employee. Ngayon, magbi-business ka ngayon. Kaya mag-business ka, saan ka pupunta? Okay? Saan ka pupunta pa mag-business? Okay? Tingnan natin. Sa employment, maliwanag, hindi mo makukuha. Ngayon, magbi-business ka ngayon. Anong business ang pwede mong gawin? Okay? Traditional business. Okay? Traditional business. Okay? Ano ba yung mga traditional business? Magtayo ka ng karinderya. Okay? Magtayo ka ng salon. Daming traditional. Magtayo ka ng sala-sala store. Traditional yan. Ang tanong, magkano kapital? Sala-sala store. Kasa ba ang 20,000? Kulang. 50,000, 100,000, pwede na yan. Ang tanong, yayaman ka ba sa sari-sari store? Hindi. Ano gusto mo ng business? Franchising. Franchising. Ngayon, bilang empleyado, kaya mo bang makaipon ng milyon? Kasi po, milyon ang franchise. Mag-franchise ka ng 7-Eleven, alam ko 1.5 million to 2 million. Kahit ma-OFW ka, hindi mo maipon yan. Paano ka magpa-franchising? Ano kaya mong i-franchise? Siomay. Pag mag-franchise ka ng siomay, mura lang. 50,000, meron ka ng franchise ng siomay. Okay? Kung gusto mong mas sikat-sikat na siomay, 400,000, Show Republic. Ah, Show Republic, Show My House. Yung 50,000, Show Republic lang yan. Oh, kikita ka dyan. Ang tanong, magkano ba talaga kikitain mo pagka meron kang isang franchise? Alam ko po yan, kasi po, nag-franchise na po ako ng Show My. Maswerte ka na dyan pag kumita ka ng gumandaan isang araw. Kung sabihin natin gumandaan isang araw, kinikita mo, naglabas ka ng 50,000. May naipon ka ba o wala? Wala, dahil bakit? Pangkain-kain lang yun. Panggastos mo lang sa bahay. Survival income lang yun. Okay? So ngayon, hindi ka makapag-business. Una-una, malaking kapital. Kung may kapital ka naman, magkano lang ang kikitain mo? E, paano mo yan? Hindi ko rin makukuha pangarap ko eh. Ganun din pala eh. Mag-employado na lang ako. Wala talagang pupuntahan. Ngayon, merong in-offer sa'yo, Crowd1. Multi-level marketing. Okay? Multi-level marketing. Okay? Dito, pwede mong makuha pangarap mo. Bakit? Maliit lang ang kapital, pero big time ang income. Pero bakit nung in-offer sa'yo, ang unang pumapasok sa isip mo, mahirap yan, hindi ko kaya yan. Ang mahal naman. Hindi talaga ako makakonek eh. Paano naging mahal ang 6,000? Eh yung 50,000 na franchise ng siomay, pinatos mo. Pinapangarap mo nga yan eh. Marami sa inyo ngayon, sa totoo lang, marami sa atin, pinapangarap magkaroon ng franchise. Siomay, ano pa ba yung mga franchise dyan? Mga scramble, ice cream. Pinapangarap natin yan eh. Pinag-iipo ng pangalan ng mga nag-a-abroad eh. Pero alam nyo ba, magkano lang ang income dyan? Hindi kakikita ng malaki dyan kung isang branch lang yan. Kasi nagkaroon po ako ng French fries. Nakalimang pwesto po ako, lima. Limang pwesto ng French fries. Akala ko, yayaman na ako sa lima. Magkano lang ang kita ng isang branch? Sa isang branch ko, kumikita ng 200. Yung isa, 300. Yung isa pinakamalaki, 500. Sabihin na natin kumita ako ng 1,000 sa loob ng isang araw.
30,000. Hindi pa consistent yun. Ngayon, saan pupulutin yun? Pandastos lang din yun. Pandastos lang. So, hindi mo pa rin makukuha ang pangarap mo. Mauubos ang panahon mo. Aabutin ka ng pagtanda. Okay? Meron kang 40 years. Okay, may 40 years ka para magtrabaho. Kung 20 years old ka nagsimula, at the age of 60, dapat mag-repair ka na dapat. Meron kang 40 years, uubusin mo yan. Saan mo gustong ubusin yan? Pag inubos mo sa employment yan, pagtanda mo, aasa ka sa anak mo. Paano kung ang anak mo, kagaya mo lang din mahirap, empleyado, hindi rin kayang magbigay ng pera sa'yo. Hindi ko minamaliit ang empleyado kasi empleyado po ako ng mahabang panahon. Kaya lang, pinapaliwanag ko lamang po sa inyo, kung sa employment, nandiyan ka ngayon at kumakain ka, huwag mong tambayan ng matagal yan. Huwag kang mag-focus habang buhay dyan. Gumawa ka ng paraan para makatakas dyan. Kasi mauubos ang 40 years mo dyan, pagtanda mo, wala kang ipon. Wala kang punda. Habang bata ka, simulan mo ng mangarap. Simulan mo ng trabaho niyan. Saan mo kukunin yan? Uulitin ko. Traditional business, franchising business, or multi-level marketing business. Kung sa traditional business mo kukunin yan, oo, matutubad ang pangarap mo dyan. Kaya mo kitain yan. Sa franchising, kaya mo rin kitain yan. Ang kailangan mo, big capital. Kasi hindi ka yayaman kung ang franchise mo, siomay lang, isa. Yayaman ka sa siomay kung 10, 20 ang pwesto mo. Yayaman ka sa franchising kung ang franchise mo, nag-franchise ka ng McDonald's, Jollibee. Ang tanong, magkano puhunan? 45 million. 8 taon hanggang 12 taon bago mo mabawi yung 45 million. Doon palang matatawag na income. Okay? Doon palang sa unang stage, hindi ka lang makapasa. Hindi mo tayo makapag-franchise kasi wala tayong malaking capital. Sa franchising tsaka traditional business. Ngayon, balik tayo. Dito ka ngayon pupunta. Multi-level marketing business. Magkano po na? 6,000. Ngayon, nagawa mo ng paraan. Ang tingin mo, 6,000. 6,000 lang naman yan? Ang tingin mo kasi, 6,000 lang, small time. Kasi small time eh. Kasi yung business ng kaibigan ko, magtayo siya ng mini restaurant. Nang napital siya, kulang-kulang, karahating million. Diba, big time? Yung pare, big time ka. Ang laki ng restaurant mo ah. Oh. Kasi, pag malaki ang puhunan, akala natin big time. Hindi mo tinitingnan kung magkano ang income. Magkano ang income niyan? Ilang taon bago mo mabawi yung kalahating million mo? Diba? Dapat result-oriented ka. Tingnan mo kung ano resulta niyan. O ngayon, nagbabas ka ng 6,000, ang tingin mo small time. Huwag mong tignan ng small time. Kahit 6,000 yan, tignan mo yan ng big time. Kasi pag tinignan mo ng small time yan, hindi mo tatrabawin yan. Kung ikaw nagtayo ka ng restaurant, okay? Naglabas ka ng 1 million na lang. Naglabas ka ng 1 million, nagtayo ka ng restaurant. Sa tingin mo, tutulugan mo pa ba yan? Baka hindi ka na matulog. Ang laki ng nilabas mo eh. Ako, no? Ngayon, sa crowd one, naglabas ka ng 6,000. O, 6,000 naglabas mo. Ang pakiramdam mo, 6,000 lang naman. Ang liit-liit naman yan. Kaya mo tinutulugan. Ang piling mo kasi, 6,000 lang nilabas mo. Kaya tinutulugan mo. Pero pag 1 million nilabas mo, hindi mo tinutulugan. Kasi piling mo big time.
Bakit? Kailangan mabawin mo. Ito 6,000, nakakuha ka ng 4, bawin mo na yung pera mo. Kaya minsan, tinatamad ka na kasi bawi ka na. Huwag mo isipin yung nilabas mo. Okay? Kahit 6,000 lang yan, isipin mo milyon ang nilabas mo. Ang isipin mo, yung profit. Yan yung isipin mo, yung profit. Gaano kalaki kikitaan ng 6,000 ko? Kung seseryosohin mo, malaki. Malaki ang kikitain mo kung seseryosohin mo to. Kahit 6,000 lang yan. 6,000 pesos, kayang kumita yan ng 100,000 buwan-buwan. Hanggang milyon buwan-buwan. Saan? Sa multi-level marketing business. Okay? Ngayon, bakit kay Crowd1 ka ngayon pupunta? Okay, bakit kay Crowd1? Ang dami namang networking. Meron naman tayo dyang Toronto, may M Global, may USANA, Forever Living, New Skin. Bakit kay Crowd1? Ganito yan. Tingnan niyo mabuti. Ang panahon ngayon, puro digital na. Sino ang networking na digital ngayon? First ever network marketing. Digital. Crowd1. Okay? Digital. Ngayon, sino ang kauna-unahang network marketing na merong magandang system? Online system. Tayo. Okay? Crowd1 pa rin. Sino ang number one ngayon sa buong mundo? Crowd1. Maganda ang system. Digital. Online. Sa pa. Pioneering. Pioneering stage. Okay? Wala pang 2 taon sa buong mundo. Sa Pilipinas, ilang buwan pa lang, 17 months, batang-bata. Ang daming pang pwedeng makuha. Pioneering stage po tayo. Kung hindi mo ito tatrabuhin, isang araw, magugulat ka, yung kapitbahay mo, member na. Kasi natatakot kang i-invite, nahihiya ka. Kasi natatakot ka ma-reject, kaya ayaw mong invite. Invite ng invite, huwag mong katakutan ang rejection. At least, pag na-reject ka, at least, okay lang. At least, alam ko ayaw niya. Oh. At least, alam niya, nag-invite ko siya. Pag interesado na yan, ikaw ang hahanapin. Okay? Pioneering. Digital. Online. Isa pa, worldwide po tayo. Hindi lang sa Pilipinas. Hindi ka nalilimitan sa Pilipinas. Isa pa, euro ang income. Okay? Okay na tayo. Alam mo na ang dahilan mo kung bakit ka magka-Crowd1, kung bakit networking, okay? At kung bakit mo gagawin ito para kanino. Okay? Ngayon, ano ngayon ang gagawin mo? Unang-una, babaguhin mo ito. Attitude. Napakahalaga ng attitude. Ang attitude po na kailangan mo dito, at least 80% attitude. 20% po ang skills. Konti lang ang skills. Okay? Bakit? Kasi po, attitude can develop skills. But skills cannot develop attitude. Mahalaga yan. Kahit hindi ka marunong, kung maayos ang attitude mo, matututo ka. Pero, kahit marunong ka, kung may problema ka sa attitude, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na matututo. Hindi na maayos. Okay? Ngayon, ano ba ang kailangan meron kang attitude dito? Okay? Anong attitude kailangan? Kailangan meron kang good learning and listening attitude.
Okay? GLLA. Good learning and listening attitude. Kailangan marunong kang makinig. Kailangan marunong kang sumunod. Huwag mong isipin na yan nag-invite sa'yo, eh mas bata sa'yo. Huwag mong isipin na professional ka, yung nag-invite sa'yo, eh high school graduate lang. Kung nauna sa'yo yan at maraming alam yan, mag-humble down ka. Okay? Mag-humble down ka lang. Okay? Mag-humble down ka. Pakinggan mo lahat ng sasabihin ng nauna sa'yo. Si Rachel Oxo, isang kasambahay sa Makati. Paano kung ikaw na-invite? Professional ka. Si Rachel, kung kumikita na almost 8 million, kung hindi ako nagkakamali, 5 to 8 million na yan. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, 1 year in the business. May resulta. Nakikinig ka? Oo naman. Nakarating na yan eh. Alam niya na kung paano makarating. Siyempre, makikinig ka kung paano niya ginawa. Lahat ng sasabihin niya, pakikinggan mo lang. Kailangan mag-humble down ka. Be humble. Be a good learning and listening attitude. Dapat meron ka yan. Okay? Example ako, kwento. Merong isang bankero. Okay? Dito sa ilog, tatawid siya ngayon. Meron sumakay na profesor. Tinanong niya yung bankero. Hey, banker. Ah, banker talaga eh. Bankero, banker, diba? Alam mo ba kung ano ang trigonometry, calculus, algebra? Naku po, sir. Hindi ko po alam yan. Ako po'y laki sa probinsya at hindi nakapag-aral. Naku, sabi ngayon ng profesor, you miss one part of your life. Talaga? Oo! Oh, hindi mo alam yan? Ito, sagwan niya yun. Tuloy-tuloy ang sagwan ng bankero. Okay? Malapit na sa gitna. Tinanong na naman siya ng profesor. Kaya bankero, alam mo ba ang English? Naku, hindi ko kumano mag-English. Hindi na ako nga umapag-aral. Hindi ko naintindihan yan. Naku, you miss one half of your life. Kalahati na, guys. Kinakabahan na yung bankero. Kalahati na ng buhay niya na wala eh. So, nagsagwa na naman. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Sagwan dito, sagwan dun. Pagdating sa gitna, tinanong na naman siya ng ng profesor. O, bankero, ito na lang. Itatama pa ako sa pa. Alam mo ba ang science? Ay, lalong hindi ko alam yan. Wala akong alam sa science. You miss 3/4 of your life. Eh, kinakabahan na yung bankero ngayon. 1/4 na lang, wala na yung buhay niya. Umbos niya. Ang nangyari ganito, nag-isip siya ng paraan. Kasi isa na lang, umbos na buhay niya. Bago magtanong yung profesor, nakaisip siya ng paraan, eh nakita niya mukhang magtatanong na naman. Naku, mukhang magtatanong na naman to, patay tayong bata nito. Itinabig niya yung bangka. Itinaog ng bankero. Nahulog yung profesor. Kakawag-kawag sa kalagitnaan ng ilog. Eh, ang lalim-lalim. Sumisigaw. Ang sabi ngayon nitong bankero, hey, profesor! Alam mo ba kung paano lumangoy? Hindi! Hindi! Tunuro ba ako? Mababatay na ako? Nako! Profesor, you miss one whole of your life! Nauna pa si Professor.
Bakit? Ano ibig ko sabihin? Alam niyo guys, lahat ng bagay merong katapat. Kung ito, magaling ka doon ng isang doktor, makikinig kami sa'yo pagkatungkol sa kalusugan, pagtungkol sa pagpatayo ng bahay at engineer ka, makikinig kami. Pero pagtungkol sa negosyong ito at mga naging successful na mga apply natin, makinig tayo sa apply natin na naging successful na rito. Eh, wala pinagkaibayan kung gusto mong matutong pumanta. Huwag kang magpaturo kay Michael Jordan, Eri Jean Velasquez at Ogie Alcacid kay lumapit. Kung gusto mong matutong mag-basketball, huwag kang lumapit kay Ogie Alcacid. Okay? So dito, kung gusto mong matuto sa network marketing business, lumapit ka sa eksperto, sa mga uplines na kumita na, na nakarating na. Kasi hindi ka niyan ililigaw. Hindi ka ililigaw niyan. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig at maging humble. Be an empty cup. Kailangan yung cup mo, kung ito yung cup mo, yan. Kung punong-puno ng laman yan, pumasok ka sa crowd one, punong-puno ng laman yan, hindi na yan masasalina. Kasi pag sinalina ng crowd one yan, tatapon lang yan. Tatapon lang ng tatapon. So, ibig sabihin, para ma-absorb mo lahat ng tinuturo sa negosyong to, dapat empty cup ka, walang laman yan. Para lahat ng ituturo sa'yo, swak na swak, pasok na pasok, walang tapon. Okay? Itabi mo muna kung ano'y alam mo. Okay? Makinig ka, umatend ka ng training. Ay, grabe, Zoom meeting. Alam ko na yan. Nakita ko yung mga nagsalita dyan. Wala naman yan. Di nga marunong magsalita yan mga yan. Ay, paulit-ulit lang yan. Okay? Ah, naka-attend na ako yan. Okay? Guys, bawat speaker, merong bawat isa yan, ay matututunan ka. Hindi porkit naka-attend ka sa ibang speaker, eh sa susunod na speaker, eh wala ka nang matututunan. Bawat speaker may matututunan ka. Atin lang yan. Makinig ka. Be an empty cup. Be humble. Kasi, dito sa negosyo to, for you to go up, you must go down. Okay? Kung ito yung bundok ng crowd one, okay? Nakita niyo yung bundok ng crowd. Dilip! Paniniwala. Alam mo, bago mangyari sa'yo ang mga bagay, kailangan paniwalaan mo muna. Kasi pag pinaniwalaan mo, kikilos ka. Pag kumilos ka, may action, may result. Okay? Pag may action, may result. Hindi ka a-action pag hindi ka naniniwala. Sa panakakita ng hindi naniniwala uma-action. Bakit ba ginagawa ang crowd run? Ah, sipag-sipag mo. Ah, kasi paniniwala ako dito. Hindi ako yayaman eh. Parang mali, di ba? Ibig sabihin, lahat ng mga nagsisipag sa negosyo to, naniniwala sila, mayayaman sila dito. Nagsisimula yan sa paniniwala. Kasi pag hindi ka naniniwala, okay? Hindi ka action. Hindi ka naniniwala. Ay, alam ka naman kung action ka. Kaya ka na hindi sumali kasi hindi ka naniniwala. Kaya ka kaya na mabagal ang kilos mo kasi hindi ka naniniwala. Tama? So ngayon, pag hindi ka umaksyon, wala ka result. Okay? Kailangan, maniwala ka muna bago ka kumilos. At pag kumilos ka, sigurado may resulta. Okay? It all starts in the mind. Kailangan, magsisimula lahat sa isip. Kailangan dito, ang belief mo, 100%. Okay?
100% ang paniniwala mo. Huwag mo nga haluan ng duda. Kung isang buwan ka na, sasabihin mo, nako po, isang buwan na ako ah. Parang sign na to ah. Parang senyalis na to ah. Kailangan ba talaga ako rito? Diba? Nagdududa ka na eh. The moment na nagduda ka, ulitin ko, babagal ka na kumilos. Teka, dalawang buwan na ako ah. Baka ito na yung sign, pinahihinto na ako. Ito na yung sign. Na hindi talaga ako yaman. Ikaw lang nagsabi nun. Walang nagsabi nun kundi ikaw. Tandaan mo, lahat na naging successful, okay? Hindi nakuha ng paupo. Nakuha yan ng patayo. Sa madaling salita, nahirapan yan. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, congratulations. Kasi, sigurado ako, papunta ka na sa pangarap mo. Ang dami yan. Okay? 100% believe. Ngayon, saan ka maniniwala? Unang-una, believe in yourself. Diba? Paniwalaan mo sarili mo. Walang ibang maniniwala sa'yo kundi sarili mo lang. Kahit paniwalaan ka namin, useless yan kung ikaw mismo hindi ka maniniwala. Kasi ikaw ang gagalaw, hindi kami. Okay? Paniwalaan mo na kaya mo. Okay? Kung nakaya ng grade 3, kung nakaya ng grade 5, kung nakaya ng dating kasambahay, kung nakaya ng aircon technician, kung nakaya ng tindero ng french fry, okay? Kaya mo rin. Ikaw lang naglilimita. Nililimitahan mo sarili mo. Pinuunahan mo kasi. Huwag mong pangungunahan. Believe in yourself. Paniwala mo. Okay, sa ka pa maniniwala? After mo maniwala sa sarili mo, maniwala ka sa company. Maniwala ka sa company. Huwag kang magduda. Okay? Nako. Nagbago na, BP na. Dati, Euro eh. Ngayon, BP. Patay tayo dyan. Papangit na ng papangit. O, diba? Lahat na lang, tingin mo pangit. Maniwala ka. Alam ng company kung ano ginagawa niya. Alam niya. Magaling ang piloto natin. Okay, magagaling yan. Experienceado sa network marketing business yan. Alam niya kung saan tayo pupunta. Alam niya kung saan tayo magsisimula. Alam nila kung paano ang proseso, paano makarating sa pupuntahan natin. Alam niya saan bibig ko. Alam niya kung kailangan mag-minor. Driver yan. Sila ang driver ng buhay natin. Sila ang driver ng kumpanyang to. Ipagkatiwala mo sa kumpanya. Ano ba yan? Ang tagal-tagal ko na sumali hanggang ngayon. Wala pa rin yung mixture na yan. Inuloko lang yata tayo. Guys, may proseso. Okay? Hindi natin alam ang nangyayari. Basta magtiwala ka lang. Walang pinakaiba yan sa driver ng sasakyan. Sumakay ka lang. Diba? Yung sagot nila? Paano tayo makarating? Paano tayo hindi ko? Sa tayo hindi ko? Saan puta? Ipaubaya mo sa driver yan. Sumakay ka lang. Sigurado, makakarating tayo. Kikilalanin mo lang kung sino piloto mo. Guys, ang piloto natin, Jonas Werner. 20 years na may experience sa network marketing. At bago niya tinayo ang kumpanya ito, billionaire na siya sa real estate business. May alam. Okay? Von Holstein. Tatlong malalaking kumpanya ang napalaki niya sa Europe. Hindi ka pa ba magtitiwala? Napalaki niya na ang Icon Media Lab, Let'sBuyIt.com at iCube. Kaya niyang palakihin ang Crowd1. Magtiwala ka. Okay?
believe in the company. Okay? Tatanggal tayo. Sabi mo, baka mag-shutdown. Paano mag-shutdown? Facebook nga, hanggang ngayon, hindi nag-shutdown eh. Okay? Lagi mong iniisip, lagi kasi negative eh. Do not entertain negative. Okay? May basihan naman para sabihin mong maniwala kayo. May basihan. Tingnan mo yung background ng company. Tingnan mo yung mga IT natin. Malulupit yan. Nasa Europe. Yung system natin, kita-kita mo naman, napakaganda. Okay? Susunod, yan ka maniniwala. Siyempre, sa upline mo, maniwala ka dyan. Yan ang invite sa'yo. Pag sinabi niya, umating ka ng Zoom, umating ka ng Zoom meeting, Zoom training, umating ka. Paniwala mo yun, kasi tama yun. Hindi ka niya ilalagay sa alanganin. Hindi niya ituturo sa'yo yan kung mali yan. Kaya niya sinasabing umatin ka kasi alam niya na dyan sa training, dyan ka matututo, dyan ka mahuhubog. Okay? Hindi kanya pinaatin para sa wala lang. Ano ba tuturo dyan? Hindi naman niya kailangan itanong. Umatin ka na lang. Kasi dyan sa training, doon ka na matututo. Doon mo na maintindihan kung ano ba talaga yung training na sinasabi sa'yo. Huwag mo nang tanongin. After mo umatin, doon mo maintindihan. Ngayon, huwag naniwala ka sa upline mo. Okay? Naniwala ka rin sa crossline. Sino ba yung crossline? Yan yung mga tao na downline ng upline mo sa kabilang side. Okay, kagrupo mo rin yan. Kaya lang, hindi mo downline. Hindi mo yung upline. Yan yung crossline. Ba't ka kailangan maniwala dyan? Kasi makakatulong sa'yo yan. Pag wala si upline, lapit ka kay crossline. Pwede ka magtanong. Pwede ka magpa-assist. Ganun lang yun. Tulungan. Bakit? Pag ikaw may kailangan, tutulungan ka. Pag siya may kailangan, tutulungan mo. Ganun lang yun. Bakit? Sama-sama tayo dito. Huwag kang naninira kay crossline. Ay, si crossline. Eh, hindi marunong yan. Eh, tatanga-tanga yan. Okay, huwag mong binabash. Huwag si crossline mo. Sa downline ka lang mabait. Okay? Kung mabait ka sa downline mo, mabait ka rin sa crossline. Kung nare-respeto mo ang downline mo, tsaka upline mo, respetuhin mo rin yung crossline. Lahat po yan, crowd one members po yan. Iisa po tayo ng kumpanya. Iisa tayo ng isa na nalalay tayo sa dugo natin. Okay? Crowd one. Crowd one blood. Okay? Maniwala ka sa crossline. Sunod. Maniwala ka sa sarili mo, sa upline, sa crossline. Sa ba't ka maniniwala? Maniwala ka. Okay? Maniwala ka na yayaman ka. O, nabasa niyo ba? Yayaman ka. Okay? Maniwala ka na yayaman ka. Ulitin ko, pagka nagsimula kang magduda, simula na ng pagbagsak mo. Okay? Huwag mong i-entertain na hindi mo magagawa. Kahit nahihirapan ka, tuloy mo lang. Okay, sunod tayo. Commitment. Commitment. Ano ba dapat ang commitment mo dito? Ang commitment mo dito, tatlong commitment kasi ang alam ko. I'll try. I will do my best. And I will do whatever it takes. Ang tanong, nasaan ka dyan? Merong isang member. I'll try. Susubukan ko lang. Pagka sa loob ng isang buwan, hindi ako naka-invite, sign na yan, sign. Ibig sabihin, hindi para sa akin yan. Okay, tama na. Ang commitment mo, try lang. Eh talagang hindi ka talaga magiging successful. Nag-try ka lang. Okay? Pangalawang commitment.
I will do my best. What if your best wasn't good enough? Just once. Sabi nga ni James Ingram, guys, huwag lang gawin mo yung best mo. Bakit? Paano yung best mo? Hindi sapat. Titigil ka ba? Siyempre, ang pinaka dapat mong gawin, yung pangatlo. I will do whatever it takes. Kasi pag sinabing I will do whatever it takes, kahit yung best mo hindi enough, gagawin mong enough. Kung hindi mo masyadong alam, aalamin mo yan. Kung kulang ang kaalaman mo, kala mo best mo na yan? Hindi pa yan ang best mo. Aaralin mo yan. Lahat aaralin mo. Gagawin mo whatever it takes para maging sapat ang kakayahan mo at kaalaman mo, para maging sapat sa pangarap na inaasam mo. Whatever it takes. Kasi hindi enough, hindi talaga enough ang best mo. Kagaya ngayon, umaating kayo ngayon, congratulations sa inyong lahat. Kasi ibig sabihin, dinaragdagan ninyo ang inyong kapasidad, dinaragdagan ninyo ang inyong kaalaman. Sa ginagawa ninyo yan, nadadagdagan ng best ninyo. Nadadagdagan ng galing ninyo. Okay? Ang tawag sa ginagawa ninyo ngayon, whatever it takes. Kahit gabi na, aatend ako. Kasi matututo ko dyan. Kulang ang galing ko, kulang ang best ko. Kailangan dagdagan ko. Whatever it takes. My best is not good enough. Kailangan aralin ko to. Okay? Ano ba ang commitment? Whatever it takes. May kukwento lang po ko sa inyo sa whatever sa sarili mo. Nawala ka ng paraan para makuha ang pangarap mo. Kundi kay Cloud One. Okay? Dapat meron kang sense of urgency. Nagmamadali ka na. Lalo na kung may edad ka na. Okay? Okay? Ano tayo sa commitment? Ito mo maging successful dito. Isipin mo. Ito, isipin mo, guys. Isipin mo, family mo. Sigurado ako sa'yo. Walang pagkakamali dyan. Bakit? Pag inisip mo sarili mo, minsan pag tinamad ka, aayaw ka na. Pag inisip mo sarili mo, minsan pag nahirapan ka, aayaw ka na. Pag inisip mo sarili mo, pag na-reject ka, ayaw ka na. Kaya pag inisip mo to, patay kung patay, kakayanin ko yan. Okay? Yan ang dapat commitment mo, patay kung patay. So, ang tinatawag namin, courage men. Dream stealer. Yan yung mga magnanakaw ng pangarap, yung discouragement. Excited, nakapakinig ng Crowd One sa Zoom meeting. Kinuwento. Tay, grabe, ang ganda ng Crowd One. Yayaman tayo. Sabi ng tatay, anak, gutom lang yan. Kalokohan yung pinagsasabi mo. Pinaglalokohan na mga yan. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Talaga, tay? Oo. Huwag ka magpapanula dyan. Ngayon, lumapit sa nanay. Nay, ang ganda ng program. Digital. Dami yung maman. Tara, nay. Sali tayo. Nako! Crowd One ba ikaw mo? Yung tita mo, nag-join dyan. Walang nangyari. Yung pay-off, wala naman daw. Talaga? Oo, oh, scam yan. Oh, hindi naintindihan, di ba? May nandulo mo ngayon itong invite mo.
Kanina, excited eh. Ngayon, laglag na yung tuka eh. Lulugo-lugo na eh. Lumapit ngayon sa kuya. Kuya, sali tayo sa crowd one. Maganda daw. Diba? Ganun na boses. Wala ng power eh. Kanina, excited eh. Dalawang discouragement na pinagdaanan eh. Yung pagyaman na nasa utak niya, mukhang hindi na magkakatotoo eh. Nagdududa na siya eh. Okay? Kuya, yayaman daw. Hoy, tigilan-tigilan mo ako ah. Di ba pinag-aral ka? Oh, mag-apply ka. Huwag mo sayangin yung pinag-aralan mo. Pinag-aral ka, sasayangin mo lang sa crowd one. Talaga, kuya. Walang mangyayari dyan. Yung tropa ko sumali dyan, wala namang nangyari. Di ba? Recruit, download, download, nag-aral ka, tapos ganyan gagawin mo. Ang cheat mo naman, yak. Oh, diba? Yak daw, diba? So, yun ngayon, wala na eh. Yung excitement level ng invite mo, siguro 10% na lang. Ngayon, nalapitan yung bulso, naglalaro. Ay, bulso. Bakit kuya? Huwag kang magka-crowd one ha? Pangit. No? Sandali lang. Sandaling oras lang. Nagbago na agad. Yung excitement level niya, positive. Bandang huli. Negative. Ngayon, lahat ng kinukwentuhan niya, pangat ang crowd one, pangat ang crowd one, pangat ang crowd one. Pag mayroong kaibigan, ay pare crowd one, nakapakinig na ako dyan. Pangat yan pare. O diba? Pangat na agad ha. Sinabihan ka lang ng magulang mo. Sinabihan ka ng kaibigan mo na pangat. Pangat na rin para sa'yo. Lumaya ka na. Ikaw ang nakapanood, ikaw ang nakakita. Sinabi lang nila sa'yo na pangit, pangit na rin. Yeah? Tandaan mo, pag nanood ka ng sine, ito ang nakapanood. Huwag kang papayag. Nasasabihin pangit yung napanood mo. Panindigan mo na maganda. Ikaw nakapanood eh. Saan ka nakakita na nanood ng sine? Pare, ang ganda ng napanood ko yung sine. Grabe! Ang galing! Ganda ng istorya eh. Grabe. Ayan ba? Ako, pangat yan. Nakapanood ka ba? Ay, hindi. Napalit lang sa akin. Pangit. Pangit, pare. Talaga, pangit. Pangit pala. Oo nga, pangit. Meron bang ganyan? Ito ang nakapanood na sine. Yung nagkwento sa'yo, hindi nakapanood yun. Nakakwentuhan lang. Hearsay, hearsay lang. Lumalat-kalat na. Pangit, pangit na rin para sa'yo. Tandaan mo, ikaw ang nakapanood. Hindi sila. Ikaw ang nakakita ng vision. Okay? Ikaw ang nakakita ng vision, hindi sila. Huwag mong itaapon lahat ng mga nakita mo nang dahil lang sa mga discouragement na yan. Okay? Ang discouragement, normal yan. Maraming tao kasi crab mentality. At maraming tao mahilig mag-opinion kahit walang lubos na kaalaman. Mag-opinion yan. Makapag-opinion lang. Minsan kasi ang tao nagagaling-galingan. Piling nila, alam nila lahat. Piling nila, pag tinayuan ka nila, tama sila, may salba ka nila, concern sila. Hindi yun. Oo, concern sila, pero kanino ka ba makikinig? Sa mga taong successful o sa mga taong opinion lang ang meron? Okay? Makinig ka sa mga tao na kumikita. For sure, kikita ka rin. Huwag ka makinig sa mga taong hindi kumita. Natural, hindi kumita yan. Alam nga naman magkwento ng maganda yan, eh hindi kumita yan. Ang lahat ng kwento niyan, pangit. Okay? Kung sa kanya ka nakinig, hindi siya kumita, dalawa na kayong hindi kikita. Okay? Oh, bandang ulo, hindi na kayo magkikita-kita.
Ano lang yun? Okay? Discouragement. Ito pa. Discouragement tayo, di ba? Huling kwento mo ng discouragement. Mayroong isang bad excitement. Pag ginawa mo itong negosyo to, dapat excited ka. Pagising sa umaga, excited ka agad. Hindi yung pagising mo sa umaga, ano lagi na sa isip mo agad, ito na. Ako lang umaga na naman. Ano naman kayang kamalasan ng mangyayari sa buhay ko? O, talagang mamalasin ka. Umaga pa lang, yan ang binibitawan mong salita eh. Kaya na nga, pagising mo, excited ka. At pag nagpatugtog ka ng mga tugtog, mga music, huwag ka naman magpapatugtog ng ano, mga kanta ni Diyas sa Saragosa na parang di ko yata kaya. Eh talaga hindi mo makakaya, ang mga music mo pala na ipamatay na eh. Hindi ka talaga kikilos niyan. Maguhin mo yung mga music mo, para medyo na-excite ka naman. Patugtugin mo yung crowd one. Tang-tang-tang-tang-tang-tang, diba? Ano? Crowd one. O diba? Umaga pa lang. Positive na agad. Tapos patugtugin mo yung mangarap ka. Mangarap ka. Ba? Lahat ng mga positive. Pero meron ka, nagpatugtog naman. Di ko kayang tanggapin. At ikang bata ka. Pag na-reject ka, talagang hindi mo kayang tanggapin. Iiyak-iyak ka. Bakit? Yung mga music mo nakakapanghina eh. Hindi ko kayang tanggapin. Kaya marami pag na-reject, hindi kayang tanggapin eh. Ayoko na upline. Bakit ayaw mo na? Kasi ang hirap na-reject ako eh. Ayaw ng kapatid ko. Ayaw ng best friend ko. Ayaw ng classmate ko. Pati aso namin in-invite ko. Ayaw. Ayoko na. Nandulungo ka na. Okay? Yung excitement level mo, wala na. Paano ka maka-invite? Eh ngayon, na-invite ka, dahil moral ka. Tawag ka sa telepono. Pare. O pare, napatawag ka. Pare, may business ako. Ano yan? Networking to, pare. Yayaman daw. Bago pa lang kasi ako, pare. Hindi ko pa alam. Dapat lang siya excited. At huwag ka mag-pepersent sa telepono. Okay? Guys, dapat lagi kang excited. Huwag niyong panagkasalita ka, parang lugi ka na. Okay? Kailangan pakita mo na may pagpupuntahan ka. Hindi yung nag-invite ka. Pare, panoorin mo yan, video. Ano yan? Basta maganda yan. Paliwanag mo nga. Pare, bago pa lang kasi ako eh. Ang pangit eh. Bago ka pa lang. Oo, bago ka lang. Huwag mo na sabihin yun. Okay? Kailangan, kahit pa paano may alam ka, pakita mo sa kanya may alam ka. Okay? Kasi pag yan, nasabi mo hindi ka marunong, hindi mo alam, lalong hindi sasali yan. Kasi ang iisipin ng invite mo, paano yan, hindi mo alam, tapos sasali mo ako, eh paras tayo walang alam. Eh paano tayo, paano tayo pupunta sa paruroon na yan? Bulag ka, bulag ako, madadapa lang tayo nga pare. Hindi mo alam eh. Hindi na yan mag-jo-join sa'yo. Eh, bago may panood sa kanya yung video, dapat ikaw muna napanood mo yung video. Hindi yung video ipapasa mo sa kanya. Pare, maganda ba itong video na to? Basta pare, panoorin mo na lang. Mira, pare, ano ba ito naman ito? Ilang minuto ba ito? 2 minutes lang yan, pare. Hindi mo alam, 15 minutes pa rin, isang oras pa rin yung video, sabi mo 2 minutes. Hindi mo kasi napanood. Hindi mo ito tinapo. Hindi mo alam kung ano laman. Ikaw muna.
Tapusin mo yung video. Taka, unawain mo yung laman ng video. Huwag yung ipapanood mo yung video. Ikaw mismo, hindi mo naiintindihan kung ano yung laman ng video. Ikaw muna, intindihin mo muna. Okay? Pag hindi mo naiintindihan, ulitin mo. Bago mo ipasa yung video. Okay? Kailangan maramdaman ng kausap mo na alam mo ginagawa mo. Kasi hindi sasali talaga yan. Okay, bago ka mag-invite. Okay, invite. Excuse tayo. Bago ka mag-invite, kailangan invite mo muna ito. Invite yourself. Invite mo muna yung sarili mo bago ka mag-invite. Paano i-invita ang sarili mo? Ang hirap naman nun. Hindi naman literal na invite mo sarili mo. O, oh, in-invite ko na. O, oh, Harold, in-invite kita. Ating gagawin meeting ha, round one. Invite mo, ibig sabihin, ikaw muna. Ikaw muna ang manood ng video. Ikaw muna ang mag-aral. Ikaw muna. Isipin mo muna, paano ka magiging involved? Watch video. Magbasa ka ng back office mo. Attend ka ng trainings. Huwag ka papalya sa mga trainings. Kasi dapat ikaw muna, well equipped ka. Kailangan, kumpleto ka ng sandata. Kumpleto ka ng armas. Kumpleto ka ng bala. Huwag kang sasabak sa gera. Huwag kang sasabak sa gera na wala kang bala. Wala kang armas. O nga, may invite ka. Apply. Meron akong invite. Kasalukuyang kausap ko siya. Sabi ko, sandali lang. Kunwari, iihi ako. Pero hindi ko alam talaga sagot. Kaya kita tinawagan. O ano ba yan? Paano daw ba magbayad? Kasi Bitcoin ang gamit niya. Hindi mo alam? Patay tayo dyan. Asabi ng upline. Hindi ko rin alam eh. Parehas kayong hindi alam. Paano sasali yung downline nyo, invite nyo? Parehas pala kayong hindi alam. Copy upline eh. Diba? Hindi nagbasa si upline. Hindi nag-aral si upline. So downline, wala rin natutunan. O, paano kayong makaka-invite pare-parehas yan? Tapos sasabihin nyo, mahirap ang business. Mahirap ang business. Kung hindi mo lang alam, pag nasagot mo ang mga tanong nila, okay, pag natanggal ang mga duda sa utak nila, lahat ng mga katanungan sa isip nila ay nasagot mo. Sasari yan. May mga taong yan lang ang hinahanap. Minsan may na-encounter ka, in-invite mo hindi sumali. Magugulat ka na lang, member na ng Cloud One sa iba sumali. Bakit? Pag tinanong mo, bakit parang sumali ka? Dati hindi ko na maalala na in-invite mo pala ako dyan. Eh, kasi na-invite ako na ito. Eh, bakit di ka sumali? Eh, kasi parang nung in-invite mo ako, hindi mo maipaliwanan eh. Kaya nawalan ako ng interest, tapos nakalimutan ko. Na ngayon kung marang naalala na crowd one pala yun. Eh, kasi may nag-invite sa akin crowd one, pinaliwanan na maayos. Eh, yun, nag-join ako. Ngayon ko lang naalala na in-invite mo pala ako dyan. Eh, member na ako, pare, sorry ha. Hindi sasali yan, kasi hindi mo na ipaliwanag. Hindi mo na intindihan. So, kailangan, imbitahan mo muna sarili mo. Aralin mo muna itong negosyo ito. Para pag mayroong tanong, ikaw mismo sasagot, hindi ka natatawag kay upline. Okay? Hindi lahat iaasa mo kay upline. May sarili kang mata. Nag-aral ka naman. Nakakaintindi ka naman. Eh, di basahin mo. Baka nga mas magaling ka pa kay upline pag ikaw nag-aral ka. Ako nga, minsan nag-aaral ako. Nagtatanong pa ako sa downline. Pag talagang hindi ko alam. Kasi, kailangan aralin. Huwag ka maya. Pag hindi mo naiintindihan, magtanong ka. May downline kang matalino. May downline ka nakapagtapos. Pag hindi mo naiintindihan, hindi tanong mo. Huwag ka maya, isang grupo tayo, business partners, walang upline, walang downline. Kaya nga team tayo eh, tulong-tulong tayo para makabuo tayo ng isang kaalaman.
mag-brainstorming tayo. Tama ba to, guys? Tama ba to? Ano pagkakaintindi mo ito? O yan. Hanggang makompleto niyo lahat ng mga learnings para kompleto.